Magbubukas na ulit para sa mga dayuhang manggagawa ang Taiwan simula sa February 15. Ito'y matapos marisolba ang issue sa bagong requirements ng Taiwan. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Maluha-luha sa tuwa ang OFW mula Calamba, Laguna na si Melvin Dolosa. Matapos kasing maghintay ng higit siyam na buwan, maaari na siyang makalipad pa Taiwan para magtrabaho. Simula kasi sa February 15, magbubukas na ulit ang Taiwan para sa mga overseas workers. Kung siya raw ang tatanungin, ayaw niya sanang malayo sa pamilya. Masakit man para sa amin na mapalayo sa pamilya namin, pero no choice kami. Naisabi ko nga po sa inyo, yung sasahurin namin dito na may tatlo or apat na buwan. Isang buwan lang ang sasahurin sa Taiwan. Kabilang si Melvin sa higit 12,000 OFW na naghahanda ng umalis pa Taiwan base sa tala ng Department of Labor and Employment. Magugunita ang naudlot ang pagbiyahe ng maraming OFW papuntang Taiwan noong nakaraang buwan nang magpatupad ito ng dagdag na pre-quarantine requirements. Napagkasunduan na kasing ang agency ng OFW ang sasagot ng gastos para rito. Ayon pa kay Labor Secretary Silvestre Bello III, tinapos lang ng Taiwan ang Chinese New Year para muling magbukas sa mga quarantine facilities kabilang ang mga hotel. We are very conscious of the eagerness of our OFWs to go back to their work. Nakita naman natin na yung treatment ng ating mga OFWs in Taiwan ay napakaganda. Walang masyadong complaint of maltreatment and payment of wages. Pero bago tuloy ang makabiyahe sa Taiwan, required pa rin magkaroon ng negative RT-PCR test sa mga OFW. Dapat din ay fully vaccinated ng mga bakunang accredited ng World Health Organization o WHO. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5.